Ang susunod po natin ay magpapatuloy si Dr. Halid ng kanya pong pananalita ngayong hapon na ito. And this time, he will be talking about our regarding a sermon of faith, hope, and love. This is, I think, on the perspective of God towards the church. So, without further delay, let's go back to Pastor Halid. Dapat gawin natin bilang mga Kristiyano. Kasi ang COVID ito, is a number two, na it is a call for the people of God. Ito'y isang panawagan para sa mga anak ng Diyos. Ito'y panawagan para sa ating church. We belong to the church. Napakalaga po niya. The moment you put your faith in Christ, you belong to the church. And this pandemic is calling the church to action. Inatawagan ito ang church to action. Alam niyo kung bakit? Because ang church po ay frontliner yan eh. We are at the forefront when it comes to really dealing with life here on earth or sa buhay ng tao, sa buhay ng creations. Tayong mga Kristiyano, ang Iglesia ng Panginoon ay may pakialam. Tayo ay may pakialam. Hindi tayo mga tao na walang pakialam sa ating paligid o walang pakialam sa mga tao o walang pakialam sa kung ano nangyayari. Tayo po ay mga tao na may pakialam. We engage in whatever is happening in our society. And that you should know how to engage. Kasi may mga Kristiyano minsan na hindi nila alam kung paano sila mag-engage eh. Paano ba makialam ang mga Kristiyano? Yan ay dapat nating malaman. Ang pakikialam natin ay nakabase pa rin sa ating identity bilang mga Kristiyano. Hindi tayo nakikialam dahil tayo ay mga Pilipino. Hindi lang tayo nakikialam dahil tayo ay bahagi ng mundong ito. Hindi lang ganon. Ang pakikialam natin ay nanggagaling sa ating pananampalataya ang Kristiyano, sa ating identity as Christian. Ito po yung panawagan na kung saan hindi lamang tayo nangangaral ng salita ng Diyos. And we do that. Preaching the Word of God to you, and you may as well be preaching the Word of God to others and helping others understand the Bible or conduct Bible study with yourself. Kayo mismo ang gumagawa niyan. However, the ministry of the church is not only to preach the Word of God, but also to preach the acts of God. Yung mga ginagawa, yung mga pangyayari, kinakailangan ay ipaliwanag din natin sa mga tao ang kaugnayan ng mga pangyayari sa ginagawa ng Diyos. Ang mga pangyayari kasi ay hindi yan labas sa ginagawa ng Diyos. God is sovereign. Alam niyo po, isa sa mga mahalagang paksa na binigyan kong pansin dito sa aklat na ito ay ang katotohanan ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay Diyos na hindi malayo at siya'y nagmamatsag lamang sa atin. He is not a God watching from a distance. He is a God who is engaged. He is a God who is involved. And whatever is happening in our society, then God is definitely engaged in that. Pero kailangan maintindihan natin, ano bang role ng Panginoon dito? So, we also help people understand circumstances in the light of salita ng Diyos. Kailangan maintindihan nila yan, yung mga pangyayari. Ano bang ibig sabihin nito, nangyayari ito? Bakit ganito na ang dami ng tao namamatay, ang dami ng tao naghihirap? Bakit ganito na buong mundo na ang nagsasuffer? Ano ba ang nangyayari nito? May kaugnayan din po yan sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating kapanahunan. And we must help people understand what God is doing in the midst of what is happening dito sa ating society. Kaya, obligasyon po natin yan. And the world, this COVID-19, is calling us to say something about this event. Alam mo, nag-aantay sila eh. And people are not only asking scientific questions. Many of them are also asking theological questions. And who can better provide better answers to theological questions
if not the church, tayo dapat ang nagbibigay ng tamang sagot. Now, ano ba mga bagay na hindi dapat gawin? Ito mga bagay na gusto kong iwasan po ninyo. Number one, iwasan ninyo ang magbigay ng speculative interpretations. Speculative. Ano ibig sabihin ng speculative? Ito po yung haka-haka. Na, ay, kasi sabi ng ganito, sabi ng ganun, sabi ng ganun. Mga conspiracy theories or whatever. Kailangan ang ating mga sinasabi ay talagang facts or truths. Hindi, huwag tayong mag-i-engage sa mga speculative interpretations of circumstances, of events, or speculations about itong COVID-19. Isa sa mga dahilan kung bakit sinulat ko ang aklat na ito is because there are so many Christians who are talking about COVID-19, but their interpretations of COVID-19 is very much speculative, haka-haka. Walang basihan. Kaya sabi ko, dapat matuto tayo na magbigay ng ating kuro-kuro na aayon sa katotohanan. Kaya iwasan po natin ang speculative. Pangalawa, do not offer immediate explanation or answers to the questions. Alam niyo po, isa sa mga tanyag na scholar ng New Testament, si N.T. Wright, ay nagsasabing ang dapat agad-agad na tugon natin sa COVID na ito ay hindi yung magpaliwanag agad tayo, hindi yung sagutin agad natin ang mga tanong nila, no. Kundi ang dapat unang tugon natin ay tayo ay mag-lament. Let us cry. Let us grieve. First and foremost, for the sufferings of the people around us. Let us join in their pain. Let us join in their sorrows. So avoid offering immediate explanations nang hindi pa natin inaaral. Dapat inaaral talaga nating mabuti ang sitwasyon bago tayo nagbibigay ng sagot. Pangatlo, don't increase the pressure. Alam niyo po, during crisis or during pandemic like this, ang mga tao nahihirapan na. And they are already experiencing sadness. They're already experiencing discouragement. They're already experiencing difficulties. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, tapos dadagdagan mo pa, ay talagang lalong mahirapan yung mga tao, no? Lalo silang malilito. Bakit ganoon, no? Kami pala ay mga sinumpa ng Diyos. Kasi sabi ng mga Kristiyano na ito raw, COVID ay isang sumpa na galing sa Diyos, parusa na galing sa Diyos sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. So yung mga tao ngayon, nagtataka, sabi, bakit ganoon ang Diyos? Pinarurusahan kami. So in other words, what is happening is that you are adding a pressure on the pain that people are already experiencing. Huwag naman. Huwag naman. At kahit na may katotohanan, no, ipalagay natin may katotohanan ang sinasabi ng iba, pero hindi itong panahon para dagdagan natin, para ibaon natin ang kanilang kalagayan. Para labis natin silang saktan. Huwag nating sasaktan, mga kababayan natin. Okay? So, ano ba ang mga bagay na dapat gawin? Number one, yan na po yung susunod, no? Ano yung mga dapat gawin? Number one is pray. Amen po ba? No? Tayo mga Kristiyano, when something happens that is beyond our control, what do we do? Number one, we pray. Tayo po yung nananalangin. Alam niyo po, tayo mga Kristiyano ay we are praying people. We pray. Whatever circumstances, whether it's small or big, we pray. I do not know whether you have that experience sa buhay ninyo na kayo nananalangin, malit man ang problema ninyo, manalangin kayo. You know, the Bible exhorts us to pray without ceasing. Di ba? Manalangin kayo ng walang patid. At bilang isang Kristiyano, alam mo isang tanda ng isang Kristiyanong nagmamature, isang o gumugulang na Kristiyano, na nagiging isa siyang mapanalanginin. It becomes a prayerful person. Second one, we lament. We cry. We feel the pain of others. We don't judge. And then, of course, we call believers to respond as Christians. Pinananawagan natin sa mga Kristiyano or sa ating churches na tayo ay tumugon sa sitwasyon bilang mga Kristiyano. So, ano po yung mga pagtugon na ito? Ito po yung tatlo. The first one is that this pandemic is a call. It is a summons. It calls us as believers. Tinatawagan tayo nito
bilang mga mananampalataya. And this coronavirus is a summons to faith, love, and hope. Yan po ang tugon ng Kristiyano. We respond to circumstances first and foremost by faith. Na tayo mga Kristiyano are men and women of faith. So, as a church, ang tugon natin sa sitwasyong ito ay nakabase sa ating pananampalataya. So, we are men and women of faith. And we try to understand and we try to respond to this situation by faith. Hindi po tayo tumutugon sa sitwasyon na ito na walang Diyos. Tayo po ay may Diyos. May Diyos po ba kayo? Amen? So, alam natin na hindi tayo tumutugon na para tayong walang Diyos. There are people who respond to their situation as if they don't have God. Nakakalungkot yun. They respond to the situation as if there is no God. Now, ang mga Kristiyano tumutugon sa mga pangyayari sa buhay natin nang nababase sa ating paniniwala sa Diyos. That's very important. Ano po ba itong pananampalatayang ito? Number one, we believe in the sovereignty of God. Tayo po'y naniniwala sa makapangyarihang Diyos na walang anumang bagay sa mundong ito na lalabas o hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos. God is overall sovereign sa lahat ng bagay. I remember the time when Jesus was crossing the Sea of Galilee with his disciples in a boat. And while they were crossing, Jesus fell asleep. I don't know why, whether it was intentional or not. No, nakatulog ang Panginoon. And while Jesus was sleeping, ay binayo ang kanilang bangka ng punos or bagyo. No, and the disciples were trying to, you know, because they were fishermen, so they knew what they were doing. No, sinisave nila ang bangka. Ayaw nilang gisingin ng Panginoon. They were trying to save themselves. They paddled the boat to safety. After all, they were the experts, not Jesus, not the master. Jesus was a carpenter. And so, you know, what would a carpenter do sa isang barko o sa isang dagat, no? Eh, gagawa siya ng barko. Pero yung doon mismo sa barko, the experts were Peter, James, John, no, na mga talagang fishermen. However, they could not save themselves. Pagkat ang bagyo ay lalong lumalakas. And that's the time they woke up Jesus. And sabi nila, Panginoon, gising po kayo. Malulunod na po tayo. And Jesus woke up. Hinarap niya ang hangin at ang alon. Jesus commanded the winds and the waves. And he said to them, stop! And you know what happened? They stopped. Why? Because Jesus, as God, is sovereign. Makapangyarihan siya. He is the Lord. He can command winds and waves to stop and they will stop. And to tell you the truth, Jesus can command COVID-19 to stop and it will stop. Or he can command it to wreak havoc on us. Pahirapan tayong lalo. So, pwedeng gawin din ng Panginoon yun. Of course, we don't want God to command this COVID-19 to keep on wreaking havoc sa atin. We pray for mercy. We pray. But of course, ang Panginoon ang makapangyarihan, hindi naman tayo. So, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang panalangin natin. At sana, maligtas tayo. And of course, in the power of the Holy Spirit, behind that is the power of the Holy Spirit. So, ang tugon natin dito sa mga pangyayari, hindi po nasa labas ng ating pananampalataya. Huwag kayong matakot. Ano man ang nangyayari sa buhay ninyo. You have a God who is sovereign, a God who is the Lord of nature, and a God who is very powerful. Amen? And that's how we respond to crisis or difficult situation. Pangalawa is that we are also a community of love. This COVID-19 is a summons to love.
At tayo mga Kristiyano, we are people of love. We are community of love. Alam niyo po yung Black Eyed Peas. Mayroon silang awit na ulit-ulit kong ginagamit sa aking mga sermons. Ang pabagat ng kanilang awit ay, where is the love? Nalala niyo po ba yan? Where is the love? My wife is a very good singer. I'm not a good singer, so I cannot sing for you. Nonetheless, the question nitong Black Eyed Peas ay, nasaan ang pag-ibig? You know, people need love. The world needs love. And who can give love? Sino sa tingin ninyo ang maaaring makapagbigay ng pag-ibig sa mga nahihirapan, sa mga tao? Can the government give love? The government can give ayuda. And sometimes yung ayuda na yun may kasamang aduda. Ang aduda eh, alam mo naman, may mga corruption, may mga kupit, no? Hindi COVID, kundi may mga kupit. Yung mga tao may COVID, yung mga nasa gobyerno may kupit. So, nakakatakot ang kanilang katayuan. You know, the government is not a community of love. Actually, the government is a community of power. It's a community of money. It is not a community of love. What is the community of love? Who is that community of love? And that is the church. We, as the people of God, are the community of love. You know why? Because the God that we worship is God of love. And so, since we are His people, ang Diyos ay pag-ibig, eh dapat tayo pag-ibig din tayo, di ba? Kung ano yung puno, ganun din ang bunga. Hindi naman pipiling sabihin mo, tatay ko ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Tapos ikaw, hindi ka marunong umibig. Eh, hindi pwede yun. Di ba? Sabi nga ni John, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Amen? Tapos sinabi natin, kilala natin ang Diyos, dapat marunong tayo umibig. Marunong tayo magmahal. Alam niyo po, yung pag-ibig ay isang tawag para tayo ay tumulong. It's a call to actions. It's a call to compassion. Kayo ba ay nagpakita na ng habag? Kayo ba ay nagpakita na ng compassion sa mga tao? Alam mo, binigyan ko rin pansin dito ang compassion. And we as Christians must really show compassion to people. Napakaraming mga taong affected itong COVID. Mga mahihirap ay talagang nahirapan po sila. They had to fight for their survival. And it's very sad na marami sa kanila talagang nahirapan. But thank God to many Christians, to many churches, many foundations who went out and extended and showed compassion to the people who are suffering. Who can better show love to people than the church? Alam niyo, pag nagbigay ang mga politiko, may bawi yan. Alam niyo, pag nagbigay ang mga artista, may kamera yan. Alam nyo, pag nagbigay ang mga mayayaman, may tax deductible yan. Pero kapag nagbigay ang mga Kristiyano, may Kristo yan. Amen? Sapagkat ang pagbibigay ng mga Kristiyano ay pagbibigay na nagmumula sa puso. At ang puso natin ay pinananahan ng Diyos at ni Kristo at ng banal na Espiritu. So tayo po ay tinatawagan ito. Actually, alam niyo po, ito pong sale ng book na ito, bahagi ng sale ng book na ito will go to COVID victims. No? The book is, actually, ang paper bound na book is amounting to 400 pesos. Plus the shipment, kung isi-ship, kung dyan po sa inyo, ay magdadagpag po ng shipment. Pero that 400 pesos, ay mapupunta po yan. Number one, yung cost. Actually, 150 is the cost, no? And then the second 100 will go to COVID victims. And then the other 100 will go to scholarship. Matitira po 50. Yun po yung sa akin. Pero gagamitin ko po yun para sa pagsanay at paghubog ng mga kabataan para sila magsulat at sila ay mag-publish. Yan po isang advokasya na gusto ko rin gawin. Kaya nga, sana po matutulungan po ninyo kami. This can also be your way of helping people with regards to COVID-19. Now, the last one is that, you know, this COVID-19 is a summons to hope. We are people not only of faith, not only of love, but we are people of hope. Hindi po tayo
nawawalan ng pag-asa. Marami na ang natatakot. And actually, you know, in Japan, they're saying that they are now in recession. Japan po is already in recession. Officially, no, the government announced that Japan is now in the middle of a recession. Eh, kasi nga, binawi nila yung kanilang mga kumpanya, mga businesses in China, and they had to pay for that. Kailangan bayaran ng gobyerno lahat. And in fact, during itong pandemic na ito at nagkaroon ng lockdown, and some of you were not allowed to work, and the government has to pay. Napakabuti po ng inyong gobyerno. Pero, this government also has its own shortcomings. At ang nakakalungkot, dahil minsan nakikita ng iba na wala ng pag-asa, alam niyo po ba ang Japan is number one sa suicide? Japanese are number one pagdating sa suicide. Nag-aagawan po yan. Nag-aagawan sila ng Korea. Kasi ang Korea ayaw magpatalo eh. Gusto rin ng Korea, dapat number one din sila. Kung number one ang Japan, dapat nas number one ang Korea. No? Ganyan lagi yung dalawang yan. Eh. Nag-aaway lagi yung dalawang yan. Nagpapaunahan. So, dahil number one ang Japan sa suicide, sabi ng Korea, hindi, kami dapat ang number one sa suicide. Doon nagsisuicide din sila. Marami po suicide even in Korea. And you know why people commit suicide? Because they lose hope. When Japanese lose their business, they end their lives. Nagpapakamatay po mga yan. Alam nyo, isa yung bagay na dapat ipagpasalamat ninyo na kayo'y mga Pilipino. Alam nyo bakit? Langaw na nga lang po ang pipirma para mamatay kayo, ay ayaw nyo pang mamatay. Hindi po ba? Ayaw pa natin mamatay. Why? Napakasarap mabuhay. Kahit na naghihirap tayo mga Pilipino, masarap tayong mabuhay. Gusto natin ang mabuhay. Now, higit tayo mga Kristiyano. Tayo mga Kristiyano ay may pag-asang tinatanaw. Alam nyo, kahit ang mga Pilipino, dumarating din sa punto ng buhay natin na talagang hindi na natin kaya. And they commit suicide also. They also end their lives. No? Nakakalungkot. And tayo mga Kristiyano, we give hope. We give a message of hope to people. We offer people a message of hope. We ask them to endure because we know that there is a better tomorrow. May bukas na maganda. May bukas na parating para sa atin. At alam nyo, dito sa aklat na to, pag binasa po ninyo, no, in chapter 39, 38, and 41, I talks about hope here. At ang pag-asa natin, meron tayong pag-asa bilang mga Kristiyano. Let us give a message of hope to the people who are losing hope in the midst of this pandemic. Okay? So, ito pong tatlong ito ay mahalagang tugon natin bilang mga Kristiyano. Faith, love, and hope. And it is my prayer na sana po ay ganito ang pagtugon ninyo bilang mga Kristiyano. Okay? So, maraming salamat po, no? At this is now the time to ask question. Kung kayo po ay may mga tanong na in the process habang nagle-lecture ay nagkaroon na po kayo ng mga katanungan, this is now the time to ask question. Thank you, Dr. Hali, for sharing with us again. Napaka-passionate mo, Pastor, sa pag-share mo. Talagang, again, I would like to encourage those who are with us, if you would like to make comments or post questions, our doctor here is ready for you to answer questions you may have. Pastor, in passing, you said that we are called to action, hindi po ba, as yes. Believers. Pero lang po kasi kung kasi the government is also taking action over situation, other people. Kaya lang for the church, my question kasi po, everybody seems to be taking action. Ang tanong ko, who determines or who should determine the right action for us? I think it should be coming from our heart, no? It should coming from our faith that we take action because we are commanded by our Lord Jesus Christ, no, to go and love people and respond to situations na talagang nangangailangan ng tulong ng mga Kristiyano. And I think we must be at the forefront when it comes to really doing actions, no. Kasi number one,
tayo lang po yung community na maaaring panggalingan ng isang action na hango sa pag-ibig. Hindi hango sa politika, hindi hango sa kamera, at hindi rin hango sa pagpapakilala lamang, no? Kasi tayo, when we give, we give because we also have received from the Lord, and we give because we love people. And that's very important, no? Napakahalaga na tayo ay tumulong, no? Sabihin natin, itumutulong ng gobyerno, what about us? No, the way the government helps is different from the way we help, no? Kaya yung pag-ibig natin iba. Plus, of course, there's another aspect sa giving natin, no? Our giving is also a witness. It's a living witness na talagang dapat makita ng mga tao. Kasi dapat ang witness natin hindi lang naririnig, kundi dapat nararamdaman din. Lalo na ng mga may hirap nating kababayan. Sabi nga ng isang saying na you cannot love without giving. You can give without loving, right? And that's definitely what the government is doing. But you cannot love without giving. And the church, you know, we say that we love people in the same way that God loves the world, and so we love the world. But how can we love the world if we don't give, no? Hindi naman tayo kumukuha ng offering para lang sa pastor, no? Hindi tayo kumukuha ng offering para tulungan yung ating mga kawawang pastor. No. We give our offering so that we would be able to reach out and minister to the people in need in our community. Kaya napakahalaga talaga ng church during this time of pandemic. At alam nyo, marami pa po mga para-churches, you know, tulad ng World Vision. Ito po yung mga arms, mga compassionate arms of the church, no? And they go in the name of Christ and in the name of the church. Kaya naandyan sila. Sabihin ko po sa inyo, para doon sa mga nagsasabi, nasaan ang church, you know, during this pandemic? My goodness, we are everywhere. You know, naandyan tayo sa lahat. Even the people in the government, ay may mga Christians dyan na they do their work, no, nang walang COVID, no? Talagang pure para talaga sa pagtulong sa ating mga kababayan. Thank you, Pastor. There is a question here and it will be posted. Thank, sabi po dito, may I ask your advice? In all your studies ko, how will the mark of the beast be implemented by the Antichrist in the last days? And how should Christians prepare for it? Yeah. isa rin po dito sa in-address ko dito sa question is the question about the end times. Definitely, no? If the question on the end times have already crossed your mind, then I pray that you would buy this book. And I think this is my answer, you know, read the book and you will find the answer, no, to the question that you have. However, don't worry so much about what you are hearing and what you are doing or what people are saying about the mark of the beast, no? Because these markings ay tanda ng walang pananampalataya, no? Para ito sa mga pananampalataya. And this will be done, no, not for the purpose of governance and not for the purpose of commercial or commerce, but really it's for the purpose of faith. Para talagang ilayo tayo sa Panginoon. So when the government asks us, for example, to have microchip, no, na ilalagay sa atin, I think, you know, there's an article that really tells us, an excellent article about this fear of microchip na, you know, you should not fear if you are a Christian. Kasi wala naman, you know, kahit lagyan ka ng kahit na anong tatak, kung ikaw ay may pananampalataya, that tatak will not do anything to you. Wala naman magagawa yung tatak na yan, eh. Unless, of course, you don't have faith. Or unless, of course, you really, yung pagtatak sa iyo ay sasabihin na you have to renounce your faith. Then you should really reject any markings na ibibigay sa iyo when it's already connected to the faith, no? And ako po'y naniniwala we are already in the last days and anytime can anytime, no, Jesus can come and this world can end, and I think we have to be ready. Kailangan talagang handa po tayo. Huwag niyo pong intindihin yung the beast, na kasi po ang the beast na yan ay meron naman tayong the Christ na siya ang talagang tatalo sa... We know already the story. We know the end, right? Alam na natin yung katapusan nito, eh. Alam na natin kung sino yung talo. Alam din natin kung sino yung panalo. So, why should you worry about that? Actually, I'm excited about the end, no? The coming of the new creation. Kasi yun po ang pinakamahalaga. And there are three things that we have to understand when the new creation comes. Number one,
there is the remaking of heaven and earth. This earth that we know will be remade by God, and so everything will become new, no? And then the second one, there will be a reconciliation between God and man. So the reconciliation of God and man will happen, no? And we will live our lives together and together, no? Happily ever after, no? Hanggang sa walang katapusan ang buhay because we are already reconciled to God. And the third one, we will also experience the resurrection. This body of ours will be changed, no? Papalitan ito ng Panginoon kasi hindi ito talaga fit for the new creation. That's what I am looking for. Hindi ako ano doon sa penultimate, no? The penultimate, si Satanas is not my problem. He is the Lord's problem. And I know what God is going to do with him. Tapos na ang kwento. Pwede na tayong magsiuwian. Actually, inaantay na lang natin talaga ang pagdating natin sa bahay. Okay. Actually, napanood na natin yan. The movie is already done. Alam na natin yung the end. Yes. Pastor, kasi po marami din mga churches that are actually doing actions. Kaya lang, they are taking advantage of also the giving of gifts or help. Pero tinitake advantage din nila of bringing sort of a judgment of in their effort to win souls. Should that be together? I mean, para yatang, you know, I'm going to help you, pero on the other hand, I'm going to bring fire and brimstone over you so that you will come to Christ as part of our love, reaching out to you in love. Yeah. People should come to Christ not because they are afraid of him, but because they feel his love. That is more important. No one should come to the kingdom because they are afraid of the kingdom. They should come to the kingdom because they have seen the beauty and the blessing of the kingdom. Kaya yan talaga ang ini-encourage ko sa mga students, no? Never evangelize people by making them scared of hell. But evangelize them by letting them see the beauty and the blessing of the love of God in Christ Jesus by the power of the Holy Spirit in their lives. So mas maganda 'yon na ang mga tao ay nakakilala sa Panginoon hindi dahil sa takot kundi dahil sa daman-dama nila ang pag-ibig ng Diyos. So when we give, that's already a witness in itself. Let God do the rest, no? Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos, hindi 'yun tayo parang pinipilit natin, ano? Para bagang walang Diyos na gumagalaw, parang ang trabaho ng evangelism ay trabaho lang natin. Often, that's a misconception. Kaya minsan, pag naging evangelize tayo, pinipilit natin yung tao. Gusto natin magkaroon ng bunga. We work, but God causes the fruit of our labor. Siya ang nagpapabunga nito eh. Thank you, Pastor. Sabi mo, there has to be tatlong responses. One is prayer. The other one is lament. Tapos, the third one, I forgot. Pero po, doon sa aspect ng lamenting, Pastor, is this part of the engagement of the Christians towards the issue? Kasi po, syempre, hindi naman po natin pwedeng i-shield yung ating mga sarili doon po sa mga bagay na nangyayari. Ang question ko po is that this lamenting, this, syempre, when you lament, you're partly suffering. Hindi po ba? Partly you are suffering. My question is if that is, yes, we are. Hindi naman po, ibig bang sabihin when we lament, we just take on all the responsibility towards ourselves na tinitignan natin somehow. Okay, will you please, on that aspect? Kasi po baka iniisip na... The example, the perfect example to lament is the greatest prophet of all time, Prophet Jeremiah. And in fact, that is where the book of Lamentation really come to life, no? And if you read Lamentation, you know, Prophet Jeremiah was given the message of judgment, no? To the people of Israel. Sabi niya, kung hindi kayo magsisisi, talagang parurusahan kayo ng Panginoon. And it happened. It happened. And you know, the response of Jeremiah was not to tell the people, I told you so. Hindi kayo nakinig sa akin.
So, dapat lang kayo na maparusahan. Buti nga sa inyo, uuwi na ako. No, Jeremiah did not do that. But Jeremiah lamented for the people of God. He cried and he wept for God. He prayed for the people and he asked God for mercy. He asked God to deliver the people of God. And you know, that is where, you know, the greatest confessions that we ever have. For example, yung sinabi niya, that great is thy faithfulness. I think it's in Lamentation chapter 3, you know, 22 to 23 or something. Great is your faithfulness. They are, and your love is abounding. They are new every morning. And those are beautiful confessions that comes out of lament, no? When we really lament for our people, God speaks to us. He hears our prayers. He hears our tears. He hears the weeping that we do for our people. But how many of us, you know, have really lamented during this time of season? When you saw what happened to Wuhan, when you saw what happened to, you know, to America, when you saw what happened even here to the Philippines, what do you do? You know, kayo ba hindi nakakaramdam ng kalungkutan, ng pagtangis, no? We are all created in the image of God, and there's always that sense na, you know, if our brothers and sisters are suffering, you will always that feel, you will always have that feeling deep inside you of being one with the sufferer, and so you also suffer. Pero ang pinakamagandang pinaghuhugutan talaga ng lament ay yung galing sa pag-ibig ng Diyos, no? Isa rin sa binanggit ko rito yung may tatlong uri ng compassion, no? Yung tinatawag nating eros love, no? Eros compassion, yung phelos compassion, and also yung agape compassion. Ang eros compassion is about, you know, yung ating physical feeling, no, na nakaramdam tayo ng awa, kaya naawa din tayo, nagbigay tayo. Pero pag nasatisfied na yung awa, wala na, tapos na. I'm sorry, no? Ganyan ang ginawa ng gobyerno. Binigyan ng 8,000 pagkatapos noon, I'm sorry, wala na pera, no? So wala, eros lang yun eh, naawa, nabiglang awa ba. Ang pangalawa yung philos. You are compassionate to people because they are related to you. May relationship, no? Marami sa mga tumulong sa amin because they were our friends. Tumulong tayo kay Pastor Ariel because he is our friend. So that's important. And sometimes the giving there, no? We give as long as we can give, hanggat kaya natin, no? But there's the higher level of compassion, and that is the agape compassion. The agape compassion is that you help because God has put His love in your heart, and you don't help because the person is, you know, you feel the suffering of the person, or the person is related to you, but because the person is a person created in the image of God. And we, as created in the image of God, we should love everyone. And that's very important for all of us. Our experience of the love of God matters in how we respond to situation. Thank you po. Kasi po, I think part of lament is identification. Yes. We need to identify with the people that we are praying for. Yeah. Kasi po maraming ano ngayon na ang response is passivity. We are in this boat together. Kanya-kanya na lang muna tayo. Diba? Or sometimes we put blame. Doon sa mga pag hindi na tayo na pagbigyan ng mga bagay na iyon. So, in this engagement, Pastor, of being part of the answer of God by bringing love, hope, and as encouragement to people, ang tanong ko lang po, this kind of engagement, may bahagi po ba yan doon sa redemptive aspect ng pagkatawag sa atin ng Diyos na bilang mga taong tinubos ng ating Panginoon? I believe so. I believe so. You know, everything that we do now, now that we are in the faith, is part of what God is doing. You know, ito yung pangalawang mahalagang tanong in theology. The first one is who is God, which I responded in the earlier one. The second one is what is God doing? Ano bang ginagawa ng Diyos? And what God is doing right now is He is doing it in and through the church, you know? And so what we are doing and how we are responding to situation really demonstrate clearly what God is doing in the lives of people in and through us. Kaya napakahalaga ng compassion ng church. Kasi kaya nga sabi ko ang ina, mayroon siyang witness aspect, you know? Mayroon din siyang witnessing aspect. Because we do not just give, but we give because we want people to have life.
And actually, you know, we nakakapagbigay man tayo ng silver and gold ng kakonte, pero but usually the message of the church is silver and gold we do not have, but what we have we give unto thee. In the name of Jesus, rise up and walk. You know, we want people not only to have bread, but we want them to have the bread of life. And so ang ating talagang compassion ay hindi lamang para doon sa tinapay, kundi magkaroon ng mga tao ng relasyon sa Panginoon. So this is definitely this is part of the redemptive work of God in and through us. Thank you po. Pastor, kasi I think as a church we have a big responsibility in this scenario at this time. I think we are being called upon to at least provide something that people would be able to make sense of all of these things that are happening to them. And I think the church is primary to providing those sense po sa mga tao. Kasi po, the usual question that is being asked of us, if God is love, why? Why this? Why are we in this thing right now? Yeah, yeah. And again, isa rin sa tinugon ng kurito, no? Because some people are asking, if God is love, then why is this, no? I think behind the question is, you know, I think you are thinking that God is doing this, no? Sa iyo, or doing this sa atin, laban sa atin. I think that's an unfair accusation against God. For one thing, you need to know that God is love. And I think, alala nyo yung sabi ng Panginoon sa mga anak niya na napunta ng exile, no? And they were afraid of going to Babylon. Pero sabi ng Panginoon sa anak, do not be afraid, for I know the plans I have for you, not to harm you, but to prosper you. So when God allows Christians to go through this pandemic, we had to trust in who God is, that God is love, and He has no ill intention sa atin, and that He loves us, and He will keep us through this pandemic, you know? And if God will take us away dito sa pandemic na to, better, di ba? Kasi sa mga Kristiyano, for us to live is Christ, and to die is gain. And so I'd rather be with the Lord. If God wants me to be with Him now, I would be glad to really join Him, because He is my life. You know, this world is not my life, you know. I'd rather be with the Lord. But if God wants me to minister to people still in this world, I would also gladly do that. And I would also gladly minister to the people. And I will endure the suffering that we will suffer here on this earth. We are in a fallen world. We are in a fallen earth. We will have definitely suffering. But I want you to understand that we may have troubles. The righteous may have many troubles, but he will overcome all of them. So in the end, masasabi pa rin natin, wow, God is love and God is good. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor, for that clarification and answer. I hope everybody is being ministered to because of these discussions. At I would like to remind all of you who are interested, visit us at etcp.edu.ph for more information about what is about Dr. Halig's book, and also information regarding ETCP Bible School in Luzon campus.